yun na nga mga ka-hustler, natapos na yung ano, ultrasound. So, nasa akin na yung papel, ayan, documents, na magre-reveal kung babae ba o lalaki yung ano, yung baby ko. So, magandang araw mga ka-hustler. Nagbabalik na naman ang yung Rastang Hustler para sa panibago na namang video. Ngayong araw na to ay meron tayong misyon. Actually, meron tayong dalawang mahalagang misyon. So, ang unang misyon natin ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung advantage at disadvantage ng installment para sa mga items na bibilihin natin, kagaya ng cellphone or kahit ano pang gadget yan or kahit anong item. So, alamin natin kung ano yung advantage at disadvantage ng installment. Cash, kung ano yung difference ng dalawa. Bukod doon, meron pa tayong mas pinaka-importanting misyon. Kasi ngayong araw na to, malalaman na natin or malalaman namin kung ano talaga yung kasarian or gender reveal, sabi nga nung iba doon sa mga ginagawa nila, sa mga celebrity at saka sa ibang mga ano. Pero sa akin, excited lang ako malaman kung babae talaga o lalaki, kung ano yung nasa tiyan ng misis ko. So, yan, pupunta tayo ngayon ng clinic para magpa-ultrasound. So, samahan niyo ako mamaya. Yung misis ko, ayan, no? 7 months na yung tiyan niya. Pagka naman dito, intax na. Ang ganda-ganda naman ni buntis, oh. Mga ka-hustler, nandito tayo sa Blesses Diagnostic Laboratory. Ayan, malapit lang ito sa ano. Katabi niya lang yung Watson Pharmacy. And then sa other side naman niya yung ano, 188 Shopping Center. So nagkataon na wala pa lang ano doon, wala pa lang OB na available. So dumiretso muna tayo sa palengke para bumili ng ano, pagkain natin. Pwede nating iulam sa maghapon. Teka, hanapin lang natin si Buntes. Yun, nakita ko na. Mukhang nakapamili na ng ano, ng kakainin to si ano, ng pag-ulam natin to si Buntes. Ano? Meron na? Napili ka na ba? Ayun. So pagkatapos natin bumili dito, diretso muna tayo saglit sa bahay. Ilalagay lang muna natin yung pinamili natin. So pagkatapos natin ilagay yung pamili natin, diretso na agad tayo sa isa nating mission sa mall para kumuha or tumingin ng gadget na gagamitin natin. So kita-kits mamaya sa loob. So yun mga ka-hustler, nandito tayo ngayon sa loob ng Watermark para mag-check tayo ng bagong phone. Kasi may nangyari nga pala dun sa ano, cellphone natin sa bahay. So aksidenteng napitik. So yung mga dumadaan siguro doon mga bata-bata na parang istele, medyo parang nagkakalakal. Ayun, nasimplihan yung phone natin na naka-charge. So wala tayong gagamitin ngayon pang vlog. So ayan, sinama ko yung tropa ko. Nanggram ako ng kanyang ano, ng cellphone. Picture lang natin yung pagkuha natin ng bagong phone dito. Ito yung natripa natin dito, yung ano, Vivo V21. So, chinek natin yung camera. Mukha naman mas papakikinabangan natin dun sa ano, kesa dun sa dati natin phone na nawala na. Ayun, nag-equal tayo. Tapos yun, magdadown payment na rin tayo kasi wala naman tayong dalawang pang cash ngayon. So, kaya lang natin ito bibili para tuloy-tuloy lang yung content creation natin. So, mamaya pag umuwi natin sa bahay, try natin gumawa ng short video about unboxing para kunyari, ano tayo. Kunyari, content creator tayo ng unboxing. Tulungan nyo ako, asakin natin yung box mamaya pag uwi sa siya. So, wait lang natin yung approval ni ma'am. So, ayun mga ka-hustler, binati na tayo ni madam. Congratulations daw, meron na tayong utang. So, na-approve na yung ano natin, loan natin para sa application natin para dito sa home credit. Since wala naman tayo dalang pera pang cash. So, nag-down na lang tayo na medyo malaki. Pero, the rest will be installment. Okay naman ako. So, ito yung ano. Ito yung mga ID natin pinresent. So, guys, mukhang may nabudol-budol tayo dito kasi napaniwala natin na meron tayong pambayan. Medyo okay naman yung ano nila, mabilis lang yung approval rate nila dito. So sa mga gustong mag-avail ng mga bagong phone nila, sobrang dami nilang ino-offer na new phone dito. Kasi lalaki dito sa loob ng ano, Watermark, hanapin nyo si madam o kaya si Wolf, si sir. So bukod dito sa Vivo, hawak din nila yung ano, yung Realme dito sa kabilang side. So sobrang daming option na pwede nyo magpili ang pagdating sa mga flagship phone na sobrang panalo. So mamaya try natin yung unboxing ng phone na kinuha natin. Try natin sirahin yung box mamaya pag-uwi sa shop. See you later.
So mga ka-hustler, eh, galing na tayo ng ano, ng mall, eh, binasag ni Kuya yung trip natin, 'di ba? Plano natin tayo mag-unbox nung ano, nung phone, tapos eh uusapin natin yung phone, pero hindi pala pwede. Kasi i-check nga pala yun doon bago ilabas. So, yun ah, na-unbox na nila doon, so hindi ko na ginawa. So, pagkatapos nito, since kanina, kung napansin nyo, pumunta tayo doon sa isang clinic para doon nga sa isa pa nating mission, yung pinaka-importante nating mission, kung malalaman na natin kung ano yung gender nung baby natin. So, nakapag-schedule na kami kanina kasi wala pang OB. Eh, ngayon daw, 3:30, pumunta doon kami doon para ma-process na yung ultrasound. So, samahan niyo ako guys, abangan natin, sobrang excited na ako malaman kung ano talaga yung ano, kung yung laman ng tiyan niya, kung babae mo o lalaki. Sige guys, punta tayo, diretso na tayo ng clinic. Naman request ko talaga, gusto ko talaga lalaki, pero syempre kung ano yung ibigay ni Lord sa atin, eh masaya tayo doon as long as healthy at basta maayos yung bata sa loob, sobrang solid na yun, sobrang panalo na tayo doon lalo na pagka normal. Pero lagi naman ako nagre-request sa kanya na sana naman eh lalaki, kasi gusto ko talaga yung lalaki. Eh malas naman ako kay Lord eh, kaya sabi ko, Lord, baka naman. Pero ito nga, siyempre, alam naman natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ibibigay yung gusto sa atin, kung ano talaga yung nararapat, yun talaga. So, hawak ko na ngayon yung papel. So, ayan, kung nakikita nyo naman. Ayan, nakikita mo ba? Diba? Katulad ng sabi ko eh, malakas tayo kay Lord eh. Ayan, dinibigyan niya tayo. So, it's a boy. It's a boy. Hindi pa lang kami makauwi, malakas pa yung ulan. Sobrang lakas pa ng ulan eh. Dahil hindi pa tayo makauwi, hindi pa tayo makauwi kasi malakas ang ulan. Food trip muna tayo dito. Ngayon muna tayo ng ano, mami merienda natin. Disclaimer lang mga ka-hustler, hindi ako nagpunta rito para sa BTS meal. Tama, merienda lang talaga. Tapos na tayo kumain.
At medyo mahina na rin naman yung ulan. So makaka-uwi na tayo. Mga kasya, naka-uwi na tayo sa bahay. At katulad ng sinabi ko dun sa video kanina, sasabihin ko sa inyo kung ano yung ginawa nating diskarte para makamura tayo. At alamin na rin natin, sabihin ko na rin sa inyo kung ano yung advantage at disadvantage ng cash at saka installment para doon sa home credit na kinuha natin na phone. So ganito yung simple. Kung sakaling meron kang extra cash na talaga na para na pambili, na wala ka naman ibang paglalaanan, I advise na ibili mo na lang siya as bili mo na lang siya as cash para wala ka na masyadong iisipin na nababayaran monthly or kung ano pa. Pero kung ikaw ay isang hustler at marunong ka dumiskarte, napakalaki ng advantage na alamin mo yung tamang proseso sa pagkuha ng installment, nakatulad ng ginawa ko. So ganito yan. So kahit meron akong pera na pang cash noong mga araw na yon, inalam ko muna kung ano yung proseso ng installment plan nila. So nalaman ko na kapag kumuha ka pala ng installment sa plan sa kanila, meron mga charges na nakaakibat dun sa kinuha mong items, like insurance para sa sarili mo na it will be included to your payment monthly, at insurance din para sa phone. So since alam ko yung bagay na tungkol doon sa insurance na yon, sinabi ko sa kanila na hindi ko na kailangan ng insurance, ang kailangan ko lang yung installment plan para dun lang mismo sa phone. So instead of paying almost 1,000 plus every month para doon sa installment plan na kinuha ko, kasi nagdown naman tayo doon ng almost nasa 10k plus din naman yung dinown natin. Instead of paying nasa 1,000 plus din yun, kasama yung mga insurance, hindi ko na nga po isinama yung mga insurance. So yung mismong plan lang ng phone within 10 or 12 months yung plan natin, halos nasa 600 pesos lang po every month yung bago. Napakalaki nung savings ang ginawa natin. So bakit yung po ginawa yun? Simple lang naman, kahit bayaran natin yung kahit mabayaran naman natin ang buo yung items, kaya ako po ginawang installment, kasi para dito yung pera na imbes na ibayad ko doon, idinagdag ko para dito sa mga stocks na makikita nyo. So imbes na gamitin yung pera na pambayad doon, hustler tayo, pinaikot muna natin yung pera, ginamit muna natin sa stocks para dito sa shop natin, para mag-generate pa siya ng another income. Advice ko sa inyo, kung sakali po na may extra cash kayo at wala naman kayo paggagamitan nun, then do it. Bayaran nyo na po siya as cash. Pero kung ikaw ay isang entrepreneur, isang hustler, na alam mo yung perang yun ay magagamit mo para mag-generate pa ng additional income, huwag mo isagad. So, gumawa ka ng malupit na plan, kumuha ka ng plan sa kanila, kahit installment ba yan, yung mga titira mong pera, is gamitin mo as investment para dun sa hustle mo, para dun sa business mo. Ayos ba, mga kaster? Hanggang dito na lang po. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Kung bago ka lang dito sa ating channel, ako nga pala yung Rast ng Hustler, kung saan nagkukwento lang naman ako ng mga pang-araw-araw na discard or hustle natin sa buhay, kasama na yung mga kalokohan ng mga pinagagawa natin, ang mga trip natin na gano'n. Kung nagustuhan mo yung ganitong video, please like, share, and subscribe para sa mga susunod na upload natin. Marami pa tayong gagawing mga malulupit na video at mga tips and guides. So, kita kita sa susunod na upload. Rast ng Hustler, signing out. Thank you so much.